ating chairman na ang booking Benhel Abro sa kanyang pagpakilala. At sa inyo pong lahat, ako'y nagpapasalamat. Magandang gabi po sa inyo. At salamat po sa napakainit na sanubong na ibinigay ninyo sa akin ngayong gabi nito. Mabuhay po kayong lahat. Pinapaabot po ni Mayor Inday Sara ang kanyang pababati at pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagkalahok dito sa ating munting rally. At bukod pa ron, siya po ay bumabati sa inyo sa araw ng mga puso. Magbibigay tuloy lang po ako sa lahat po ng mga ikaw ng daluyong at ang pamilyang Abalos. Sisimulan ko po kay Chairman Ben Abalos na susunod na punong lungsod ng Mandaluyong. Si Mayor Menchi Abalos at lahat ng mga konsehal ng lungsod ng Mandaluyong, tapo ng mga opisyal, mga barangay chairman, officials, maraming maraming salamat po sa inyong pagdating ngayong araw na ito. Ako po ay ang napanggit ni Ben Hur tungkol sa nakaraang 2016 nung nandito po rin tayo dito sa lugar na ito at tayo ay nagkasama-sama. Hindi lang po tayo nanalangin, hindi lang nanalangin po tayo na tayo makaupo. Ngunit, iba po ang naging plano ng panahon para sa atin. Hindi po maging Vice President, ngunit sa aking palagay ay nagbigay sa akin ng pagkakataon para mas makapagsilbi pa sa ating minamahal na Pilipinas, sa ating minamahal na kababayang Pilipino. Kami po ni Inday Sara. Sa ating buong bansa sa nakaraang ilang linggo, sa nakaraang ilang buwan. At aming isinisigaw ang aming adhikain ng pagkakaisa. Kaya naman po kami ay tinatawag na unity. Dahil unity po ang aming layunin, ang aming pangarap para sa sambayanang Pilipino. Tayo po ay kasalukuyan ay dahang-dahang lumalabas po sa krisis ng pandemya. Ngunit kahit na malampasan na natin ang krisis ng pandemya, ay haharapin pa rin natin ang krisis ng ekonomiya na dinala din ng pandemya. Marami po tayong gagawin. Kailangan po natin ayusin ang mga iba't ibang sektor ng ating lipunan, ng ating pamahalaan. Kailangan natin ayusin ang agrikultura para tayo po ay may sapat na pagkain na kahit na magkaroon ng krisis ay hindi tayo umaasa na bumibili lamang sa ibang bansa. Kailangan natin ayusin ang ating healthcare system. Magtayo po tayo ng ospital. Kailangan po natin buhayin ulit ang industriya ng turismo para magkaroon ng trabaho. Kailangan po natin tignan lahat po ng ating ibang-ibang sektor, lalo na yung mga maliliit na negosyante na tinamaan ng napakabigat ng pandemya. Lahat po ay ating kailangan gawin. Lahat po ito ay ating kailangan gawin. Ngunit paano po natin sisimulaan lahat yan? Sisimulan po natin yan sa pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Ito po ay aking adhikain ng pagkakaisa dahil tapat po ang aking paniniwala na unang hakbang na ating dapat gawin ay pagsama-sama at
ang buklog-buklog, ang galing, ang husay, ang sipag at ang pagmamahal ng bawat mamamayang Pilipino para harapin kahit anong hamon na idadala sa atin ng panahon. Kaya naman po, tuloy-tuloy po ang pagsigaw namin ng pagkakaisa. At itong pagkakaisa ay sa aking paniniwala ay nasa ugali na ng Pilipino. At napakakailangan na nailabas natin ulit. Bakit naman po ba? Dahil po, alam po natin na sa lahat ng kasaysayan ng Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil ang mga Pilipino ay nagtulungan. Dahil ang mga Pilipino ay nagmamahalan. Dahil ang mga Pilipino ay sabay-sabay gumagalaw para tulungan ang kanyang kapwa Pilipino para pagandahin ate, ang Pilipino. Ate, ang pangalan mo, ate? Alam naman po natin na yung isang tao. Siyato, kay Karen. Ay isang tao naman. Ngunit, kapag ipinagsama-sama natin at magkapit-bisit ang ating mga mamamayan at sabay-sabay gumagalaw, lahat po ng hamon haharapin po natin at hindi lang tayo makakaraos kundi tayo sisikat pa. Hindi lang tayo babalik sa dati kung hindi tayo haharap sa mas maliwanag at mas maganda na kinabukasan. Sa aming pagsigaw ng adhikain ng pagkakaisa ay naririnig po natin ang sagot ng taong bayan. Nung nagsimula po, ang sagot na yan ay parang gulong lamang na naririnig natin sa malayo. Ngunit, habang tumatagal po ang panahon, naririnig natin na yung gulong na yan ay dahang-dahang lumalakas, dahang-dahang dumadami ang mga kasama natin, ang kasapi dito na sa naging kilusan ng pagkakaisa. At ngayon na ang pinanggalingan ng gulong, dahang-dahang natin naririnig ang tunay na tinig ng sambayanang Pilipino. At ang tinig ng sambayanang Pilipino ay nagmula sa gulong at ngayon ay sigaw na. Nagsisigaw lahat ng sumasama sa kilusan ng pagkakaisa. At ang sinasabi ng ating mga mahal na kapwa Pilipino, kasama ako dyan sa pagkakaisa. Kasama ako dyan sa pag-uunlad ng ating bansa. Kasama ako dyan para sa pagpaganda ng Pilipinas, para sa pagtulong ng kapwa Pilipino, para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi naman po siguro katatataka ganyan ang naging sagot sa atin ng ating mga kababayan. Dahil po, maraming katangian po ang Pilipino at marami pong kinikilala magpagpagaling rin ang Pilipino. Ngunit, ang pinakamahalaga na nasa kultura natin, na nasa ugali natin, ay ang Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino ay matulungin. Ang Pilipino ay lahat ay ginagawa upang matulungan ang kanyang kapwa. Hindi naman po tayo palaaway. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Hindi naman po tayo nagsasabi na sila'y mali at tayo lang ang tama. Hindi po yan ang ugali ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino kapag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap ay tutulong. Kapag nakita na tisod ang kanyang kapwa Pilipino ay ibibigay ang kanyang kamay upang makapaghandog ng kahit kaunting ginhawa sa kanyang minamahal na kapwang Pilipino. Yan po ang ugali ng Pilipino. Yan po ang dapat natin ibalik, hindi naman po sa larangan ng politika, kung hindi sa lahat ng ating lipunan upang pagandahin uli natin ang Pilipinas. Kaya po, nagsimula na po tayo
dito sa kilusan ng pagkakaisa. Ipagpatuloy po natin ang pagkakaisa na yan. Pagandahin po natin ang Pilipinas. Magkapit-bisig lahat ng Pilipino, lahat ng mamamayan, lahat ng sektor. At sabay-sabay, maharapin ang ating kinabukasan. At kapag natin nagawa yun, hindi lang po tayo babalik sa tinatawag na sitwasyon na dati, ng nakaraan. Bale, bago yung pandemya, tayo po ay pasisikatin natin po ang Pilipinas muli. Sisikat muli ang Pilipinas at tayo'y makakaharap sa buong mundo. At isisigaw natin sa kanilang lahat, ipagmamalaki natin sa lahat. Ako ay Pilipino, taas loob kahit kanino. Ipagpatuloy po natin itong aming-ating nasimulaan na kilusan ng pagkakaisa. Pagpatuloy po natin ang ating ambisyon, ang ating layunin, ang ating pangarap para sa ating mamamayan. Ipagpatuloy po natin lahat ng ating magawa upang tulungan ang kapwa, upang tulungan ang Republika ng Pilipinas. At kung gawin po natin na, kung ipagpatuloy po natin ang kilusan ng pagkakaisa, ay tayo rin ay magtatagumpay. Aabutin po natin ang ating pangarap. Hindi lang po ang tagumpay sa darating na halalan, ngunit ang tunay na tagumpay na pagkakaisa muli ng sambayan ng Pilipino. Yan po ang panaginip, ang pangarap, yan po ang layunin. At sa pag tayo ay makapagsigaw muli na nagkaisa na ang sambayan ng Pilipino, na tumutulong ang bawat isa para pagandahin ang buhay ng bawat isa, na lahat ay nananalangin na tayo ay makarating sa mas magandang kinabukasan kaysa sa pinaroroonan, makikita po natin na sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po! Mabuhay ang Mandaluyong! Mabuhay ang Pilipinas! Po kami sa inyo, BBM. Ngayon, higit sa lahat, naramdaman namin kung gaano kasarap maging isang Pilipino. Mga kaibigan, ang talento ni Cheche Pablo Santos.